Hey guys, welcome to my channel. So today, kukwento ko lang, no, may nangyari sa akin na meron akong barrel na nawala ng 3 years and then nahanap ko the other night. Okay, so 3 years kong nawala or na-misplaced. Imagine nyo, 3 years, no? So, kailan nangyari yan? Noong June 2018. So, paano ko hindi makalimutan yung, hindi ko na sabihin yung actual date. Kasi, yung anak ko, nag-birthday siya nung araw na yon, yung bunso, si AJ. Nag-birthday siya, no, sa isang party place. Hindi ko na mention yung pangalan. Sabihin nyo, ba't ka nagdala ng barrel dyan? Well, allowed naman eh, basta concealed. Anyway, so yun, nagdala ko ng barrel nun. Tapos, pag-uwi namin, nagbihis lang kami, nag-prepare ng gamit, bumiyahin na kami papunta sa Yellowstone. No? Kaya hindi ko makakalimutan yun kasi magkasunod yung event. Ngayon, pagbalik namin sa Yellowstone, dalik namin dito sa bahay, sabi ko, asan yung barrel ko? Na, sabi ko, last na, kasi iba yung dinala ko sa Yellowstone eh. 40 cal yata yung dinala ko kasi sabi ko, baka may mga bear. So, yun, sabi ko, asan na yung baril ko? Ba't di ko makita? Hinahanap ko na talaga yung buong bahay, no? Talaga, di ko makita. Tatlo yung safe ko, hinahanap ko. Di ko pa rin makita, no? Tapos, hinahanap ko rin sa mga upuan, yung mga sa sopa. Sabi ko, baka sumuot lang doon sa mga foam. Or, sabi ko, sa garahe kaya? Daming kalat sa garahe. Hindi ko iwan sa garahe yun kasi yung moisture, paano pag umuulan, kakalawangan yun. So, hindi ako mag-iwan sa garahe. Tapos sabi ko, baka iniwan, ang naisip ko na tuloy is, baka tinago ko siya in a way na hindi mo siya maiisip na, oh, doon mo pala tinago. So, yun, isip ako, hindi ko mahanap. And, as time goes by, no? So, sabi ko nga, 3 years nagdaan eh. Sabi nung misis ko, pati nung kaibigan namin dati, na, uy, ano, i-report mo na yan. I-report mo na lost firearm. Okay. Hindi ko pa rin i-report. Sabi niya, ba't di mo nire-report? Okay. So, unang-una dito, sa kinaroroonan ko, kung nasan ako, wala kaming gun registration. So, walang registration. Hindi alam ng gobyerno kung anong baril mo. Daw, ha? Pero ako, dahil nag-YouTube ako, alam na eh. So, hindi ka required din na mag-report. Okay? Alam ko, hindi ko lang alam kung binago na nila. Pero ang alam ko is, hindi ka required na mag-report. Okay? So, bakit hindi ko nire-report? Kasi, I know in my heart na hindi ko siya nawala or na-misplaced outside the house. Bakit? So, paano mo nasabi? Kasi nung pag-uwi namin, galing sa Yellowstone noong 2018, nakita ko tong holster. Ito, sabi ko, ito yung ginamit ko nung araw na yon. No? Ito yung ginamit ko. Andito sa bahay. So sabi ko, hindi ako pwedeng umuwi ng bahay na wala yung barrel. So actually, napaisip din ako eh. Hindi kaya nung nando sa party eh, nahulog. Sabi ko, oh, delikado yun. May mga bata doon. Hindi naman. Imposible. So sabi ko, hindi. Kasi kung nahulog yun, dapat pag uwi ko pa lang. So yun yung clue ko. Kaya alam ko nandito lang sa bahay to. So alam ko yun. Kung nahulog yung barrel at umuwi ako, sabi ko, aba, holster na lang to. Di sana nagpanic na ako noong time na yon. Hindi kami sana tumuloy agad ng Yellowstone. So, yun yung clue ko na, dito sa bahay to. Kasi nakarating sa bahay yung holster. Diba? So, isip ko, loaded pa naman yun. Yun, pumasok isip ko, loaded. Kasi, panagkikira ko, loaded, syempre. Useless daw yung barrel na walang loaded. Anyway, so yun. Sabi ko, parang nahulog yan sa party. Hindi. Napaparanoid lang ako. So, hindi siya nahulog kasi nakauwi nga ako ng may holster. Diba? So, the other day, ano bang ginagawa ko the other day? Yung isa kong safe, may kinukuha akong barrel. Biglang nasagi ko yun. Yung pala, natabunan na siya ng ibang magazine at barrel. Okay? So, eto po siya. Hindi ko na pa tatagal eh. Kinlear ko na to, pero tanggalin natin yung magazine. Naka-safe. Ayan na. Ayan. So, eto po siya. Taurus Millennium G2. Ito yung original na nagpaganda sa pangalan ng Taurus siguro, no? Bakit?
Kasi ang dami nilang binenta na ganito eh. G2, Taurus, yung sinundan nito na Taurus Millennium, PT111 Millennium, parang gano'n. Ang daming complaints doon, tas may recall pa and everything. So, pangit ang reputation nun. Pero nung nilabas nila itong G2, ganda ng feedback nito sa public and ang dami nilang binenta, I'm sure. Okay? Kasi very reliable naman siya. Tapos, for the price and the features, yan, ano siya, swabing-swabe sa presyo. Okay, so, yan, Millennium G2. Yan, ito yung original. Bakit? Kasi meron na lumabas na G2C. Tapos may lumabas na bago, G3C. Okay? So, ang nawala sa G2C is yung built-in lock dito, no? Nagko-complain sila, ay, hindi mo kailangan ganyan, ba't kailangan, ba't may lock dyan? Actually, hindi ko ginagamit yan. Yan ang maganda sa mga, locks ng Taurus, eh. Pag hindi mo gustong gamitin, huwag mong gamitin. Ano yan? Hindi ko yan ginagamit. Kasi sabi nila, paano pag nawala mo yung susi? Hindi ko na alam kung nasa yung susi, eh. Hindi, may mga Taurus na baril ako, so pare-pares lang yung lock niya. Anyway, so yan, hindi ko ginagamit yan, lock na yan. Tapos, yung tinanggal pa nila sa G3C, ito, yung loaded chamber indicator, tinanggal nila. Yung mga ibang tao, naghahanap lang sila ng ire-reklamo eh, no? Pero, mas gusto ko yung ganyan, kasi yan eh, tactile. Ano yung sabihin, mararamdaman mo, kunyari, madilim bahay mo, may kumakalampag sa baba, bumaba ka, madilim, patay ilaw, tignan mo, unloaded ba ako? So, mas gusto ko yung tactile. Ibig sabihin, ma-feel mo. Kesa yung window lang, sisilipin mo, kung loaded ka o hindi. Okay lang yan. Tapos si, alam ko si Nat and Fancy, nagreklamo siya sa trigger, na break niya eh. Nabali niya yung trigger. So, hindi ko alam paano mo magagawa yun. O, siguro dahil nga, extreme weather yung ginawa niyang test, sobrang lamig doon, naging brittle yung plastic. I don't know. Pero, yung isa kong barel, eto, extended magazine pa nga eh. Clear. Yung isa kong barel, so, ano na to? 4 years or 5 years na sa akin, no? Walang problema, hindi ko na babali ito. Sa akin, hindi ko alam paano nabali ni Nat and Fancy yung trigger niya. Anyway, may nabibili na ngayon ng mga upgrades like trigger na gusto mong palitan 'yan. No, pero sa akin walang problema. So, binili ko 'yan, his and hers. So, hulaan niyo kasi ni hers. Anyway, gusto ko rin 'to kasi yung kulay na 'to eh. Anyway, 'yan, no? His and hers kaya binili ko. Very reliable siya, no? Very small, in a small package, and daming features. What else? Ayan, parehong PT111. So, nung lumabas yung G2C, tinatanong ko yung sarili ko, mag-upgrade ba ang G2C? Sabi ko, hindi, halos pare, it's the same gun. Tinanggalan lang nila ng ganun eh. Tinanggalan. Tapos G3C, iniba lang ng konti, pero it's basically the same gun. Kaya, sabi ko, no, hindi ako mag-upgrade. Ngayon nga, titignan ko yung Taurus GX4. Mas maliit lang siya dito, pero 9mm. Para sa akin, the weight and the size is your friend in shooting guns. Ano yung sabihin nun? Mas malaki yung barrel, mas mabigat yung barrel, mas manageable yung recoil. Pag mas maliit ang barrel, malaki ang bala, mas maliit ang barrel, malaki ang bala, tapos magaan yung barrel, nako, masakit sa kamay or mahirap iputok. So yun lang ang aking point, no. So I think there is no reason to upgrade unless very drastic yung pagkakaiba nila or malaki talaga pagkakaiba, especially siguro yung price. Yun, napaka anong factor sa akin ng price. Kasi eto, binili ko lang to, $220, no? Kasi mas mahal pa yung stainless yung upper compared sa black. Eto naman, binili ko to dahil blem to, may gas ng konti. Ayan, hindi nakakita, ayan. $150! No, wala pang 10 mil sa peso. So, saan ka pa? So, sabi ko, hindi, bumili nga ako, no? Noong time na yun. Ngayon, wala ka lang mabibiling less than 200. Mataas ngayon ang mga barel. So, sabi ko, tuwan-tuwa ako, napasigaw ako, nahanap ko, dito lang pala to. Ayan, nahanap ko, natabunan pala ng mga magazine. At saka, ilang barel doon sa isa kong gun safe. Ayan, kaya tuwan-tuwa ako. May dalawa akong Taurus G2. Ito yung original pa. PT111 G2.
So, balik tayo sa ano, no, pagre-report. Yung pagre-report, the reason na ire-report mo lang naman yung barrel is para kung sakali, to protect yourself na kung sakali na ginamit sa masama, hindi matitrace at matrace sa'yo, sabi mo, ano, well, na-report ko na yan, nawala. Okay, yun. Pero ngayon sa akin, hindi ko na-report kasi alam ko in my heart na nandito lang to sa bahay. Pero 3 years, imagine niyo ha. Kasi ganoon ako, sabi ko, pag hindi ko mahanap, relax muna, take your time. Kasi mapoprostrate ka eh. Prostrate, maghanap na maghanap eh. Pero yun, mahanap po rin kalaunan. So that's it guys, ito, dalawa na. His and Hers, Taurus PT 111 Millennium G2. Thanks for watching.